Minahal ni Rose si Samuel noon sa kabila ng magkaibang estado nila sa buhay. Ngunit may nangyari na naging dahilan upang sila ay magkahiwalay. Pagkalipas ng ilang taon, muling bumalik ito, dala ang isang liham na hindi umano ay pinadala niya rito. Na nakikiusap dito, nato pa rin ito ang pangakong binitawan nito sa kanya noon, na mamahalin siya nito habang buhay. Ang liham kayang iyon na magsisilbing tulay para madugtungan ang kahapon nila. Tuto pa rin nga kaya nito ang pinangako nito noon sa kanya sa pagbabalik nito. O pagdurusa at sakit ang hatid nito sa kanya bilang ganti sa kasalanang inakala nitong ginawa niya dito noon. Abala si Rose sa paglilinis ng kwarto niya ng tanghaling iyon ng Sabado. Kaya hindi agad niya narinig ang pagkatok mula sa labas ng lumang apartment na inuupahan niya. "Rose! Rose!" Anang tumatawag. Halos gibain ito ang pinto sa sunod-sunod na pagkatok. Binitawan niya ang hawak na basura na itatapon niya sa trash can at saka patakbong tinungo ang pinto. Pagbukas niya ay ang nakapamewang na landlady niya ang nabulwagan niya doon. "Bakit ho, Aling Lumen?" "Ang bingi mo naman, Rose. Kanina pa ako katok ng katok dito." "Pasensya na po. Bakit po ba?" "May tao sa labas ng gate. Hindi ko muna pinapasok. Ikaw na lang humarap sa kanya. Sabi niya kilala mo raw siya." "Ano raw ho ang pangalan?" "Sam daw. Mukhang mayaman at gwapo." Bumilis ang tahip ng kanyang dibdib. "Sam? Isang tao lang kilala niya na may ganong pangalan. Lumabas ka na dyan at ikaw nang humarap sa kanya. Itatali ko lang si Blackie dahil nagwawala sa labas." Sabi nito nang tinutukoy ang Doberman Pinscher na alaga nito. "Sige ho, salamat ho." Nang tumalikod na ito, nagmamadaling lumapit siya sa bintana sa loob ng kwarto niya. Hinawi niya ang kurtina at sinilip niya ang labas ng gate. Gusto niyang makita kung si Samuel nga talagang naghahanap sa kanya. Nakita niya sa labas ang lampas taong gate ang bunbuna ng tao nakatayo doon. Parang biglang napaso na bigla siyang napalayo sa bintana. Napatingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Medyo magulong mahabang buhok niya, kaya mabilis na dinampot niya ang hairbrush at nagsuklay. Matagal bago niya nakalma ang sarili at nagawang lumabas ng gate. Nakatalikod sa kanya ang matangkad na lalaking nasa labas ng gate. Nakasuot ito ng itim na jacket at maong na pantalon. Tumikim siya para pukawin ang atensyon nito. Humarap ito sa kanya at nagtama ang mga mata nila. Napaawang ang bibig niya at para siyang itinilo sa kinatatayuan. Kahit malaki ang pinagbago ng itsura nito, kilalang kilala pa rin niya ito. Kahit kailan, hindi ito nawaglit sa puso at isip niya. Kahit sinaktan siya nito noon. "Samuel!" "Hello, Rose. Surprised to see me today?" Napalunok siya. "Oo. Hindi mo ine-expect na pupunta agad ako rito sa Iloilo dahil wala pang isang buwan mula na magpadala ka sa akin ng sulat?" Naguluhan siya. "Sulat? Anong sulat?" "Hindi mo alam kung anong sulat? It's a letter." Pamimiloso po pa nito. "Sulat na pinadala mo sa akin from here to Sweden." "Ha?" Clueless na reaksyon niya. "Teka, hindi mo ba ako papapasukin man lang muna? Mainit dito sa labas. Kanina pa ako nakatayo rito." "Ah, sorry. Alika, pasok ka sa loob." Halos hindi niya magawang maglakad ng maayos dahil sa matinding shock. Pagkaraan ng 5 taon, hindi niya inaasahan na magkikita pa ulit sila nito. Mabuti na lamang at hindi kalayuan ang gate mula sa unit niya. Katabi lang yon ang tinitirahan ng landlady niya at ng 2 anak nito. Pagpasok nila sa loob ng medyo masikip na apartment, lalo siyang naging uneasy. Alam niya na hindi inaasahan ni Samuel na makikita siya nito sa ganoong lugar. "Maupo ka," sabi niya, sabay turo sa lamang sofa na putim na ang kulay ng cover. Bago ito tumalima, nilibot muna nito ang paningin sa paligid. "Bakit nandito ka, Rose?" tanong nito nang sa bandang kusina na nakatingin. "Matagal na ako rito, mag-iisang taon na." Hindi direkt ang sagot niya. Sakalang ito humarap sa kanya. "Hindi yan ang ibig kong sabihin. Bakit ka naririto sa halip na sa Nueva Victoria, sa Villa Buenavito?" "Ikaw, bakit ka naririto? Paano mo nalaman ang hinaroroonan ko?"
Sarkastikong tumawa ito. You've gone bonkers, haven't you? Last month ka lang sumulat sa akin with your return address on it. Nalilitong sumandal siya sa pader malapit sa sofa. Anong sulat bang sinasabi mo? Nagka-amnesia ka ba lately, Rose? Nakalimutan mo nang sulat mo sa akin. Sabi mo gusto mo ako makita dahil hanggang ngayon asawa pa rin ang turing mo sa akin. Sabi mo pa talagang to pa rin ko ang pangako ko sa iyo noon na mamahalin kita habang buhay. Napamulagat siya. What? So tell me, until this minute ba'y tinuturing mo akong asawa? Nainis siya sa nahimigang pang-uuyam sa tinig nito. Pinagtatawanan ba siya nito? Hinamig niya ang sarili bago muling nagsalita. Look, hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Wala akong sulat na pinapadala sa'yo. Liar! Nag-init na ng tuluyan ang ulo niya. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan, Samuel. Hindi ko aaminin sa iyong isang bagay na hindi ko ginawa. Kaya kung pwede lang, lumayas ka na ngayon din at may naghihintay pang trabaho sa akin. Sa tingin mo ba babiyahe ako mula Sweden hanggang dito sa Pilipinas kung hindi importante ang sadya ko? I need to clear these things out dahil hindi ako makapaniwala na susulat ka sa akin at sasabing asawa mo pa ako hanggang ngayon. Gayong ang pagkakaalam ko ay binatang binata ako. Walang kahit sinong babae nagmamayari sa akin. Lalo ka na! Nabalitaan ko nga noon na nasa Sweden ka. Pero Diyos ko naman, hindi ko alam kung saan sulo ka ng Sweden naroon at kung ano nangyayari sa buhay mo. Kaya paano kita masusulatan? So pwede ba? Imposible ang sinasabi mo. Dumukot ito sa back pocket ang pantalon at nilabas mula roon ang isang puting sobre. Saka pait siyang inilapag iyon sa ibabaw ng coffee table. Ayan! Basahin mo at baka nakalimutan mo na mga pinagsasabi mo dyan. Matagal na napatitig lamang siya sa sobre bago na dinampot iyon. Kumunot ang noon niya na makita ang pangalan at complete address niya sa labas noon. Pati ang pangalan at address ni Samuel sa Gothenburg, Sweden. Napamaang siya. This is impossible! Hindi ko... Just read that damn letter. Tumalima siya. Isang yellow pad ang inilabas niya. Napangiwi siya. Ito na ang yellow pad na gamit nito. Hello? Gumagamit ba ako nito? Just read it. Napairap siya at saka binuklat ang maikling liham. Typewritten iyon. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Hindi ka sigurado na sa akin ito dahil hindi ito handwritten ko. Just read it. Napapailing na inumpisahan niyang basahin ang sulat. Dear Samuel, kamusta ka na? Nakalimutan mo na ba ako? Ang tagal mo nang hindi nagpapakita dito sa Iloilo. Nakikiusap ako sa iyo. Umuwi ka naman at magkita tayo. Hanggang ngayon na ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ba mag-asawa na tayo? May sinumpaan tayo noon, di ba? Natatandaan mo pa ba? Hindi ba't pinangako mo noon sa akin na mamahalin mo ko habang buhay? Nakikiusap ako. Tuparin mo ang pangako mong iyon, Samuel. Naririto lamang ako at naghihintay sa iyo. Please, umuwi ka na rito bago pa mahuli ang lahat sa akin. Sa atin. Nagmamahal, Rose Benito. Napangiwi siya. This is absurd! Napapailing na sabi niya. Bigla niyang binitawan ang sulat na parang napaso siya sa pagkakahawak doon. Pagkatapos ay sinalubong niya ang titig ni Samuel. Please lang, Samuel. Hindi ko to sulat. Hindi ako nagpapadala nito sa iyo. Ang baduy ng letter. Hindi ganyan ang style ko, pwede ba? Umarko ang isang kilay nito. Ikaw lang nakakaalam sa mga sinabi ko sa iyo noon na habang buhay kitang mamahalin at sa mga kung ano-anong sinumpaan natin. Paano ipapaliwanag yan sa akin? Malay ko! At hindi ko kailangan magpaliwanag. Bakit ko gagawin yon? Hindi ako ang sumulat niyan. Bakit ba ayaw mong maniwala? Kung ganon, sino sa tingin mo nagpapadala niyan? Aba malay ko! Really? Really? Nagsasabi ako ng totoo, Samuel. Nang uuyam na tumawa ito. This is weird. Weird talaga. Dapat naisip mo na yan bago ka lumipad galing Sweden. Hindi ko alam kung bakit nag-abala ka pang patulan ng lintik na sulat na yan. Natahimik si Samuel. Napaisip ng malalim. Palaisipan din sa kanyang sinabi ni Rose na hanggang ngayon, hindi pa rin niya mahanapan ng kasagutan. Busy siya sa pag-aaral ng business management. Graduating na siya. Pero gumawa siya ng paraan para makauwi ng Pilipinas dahil hindi niya kayang ipagwalang bahala ang liham na natanggap niya. Lalo na ang parting sinasabi na uuwi na siya bago mahuli ang lahat kay Rose.
Inakala niya na may malubhang sakit ito at may taning ng buhay. Aminin man niya sa hindi, bigla siyang nag-alala para dito. Saglit na nakalimutan niya ang sakit na dinulot ito sa kanya noon. Pero hindi nito kailangan malaman na nag-aalala siya para dito. Ngayon nga, nasa Iloilo na siya. The province that he believed he had left far behind in his past, where it belonged. He thought he'd shaken the dust of the place from his feet and that he would never ever go back to the woman who had once almost destroyed his life. Pero ngayon, nandun siya sa lugar na yon, sa mismong tirahan ni Rose. Hinuli-huli niya ang mga mata ni Rose. Well, sa tingin ko naman ay mahabang panahon na rin nagdaan mula nang huli tayo magkita. Mapakla ang ngiti sa mga labing saad niya. I wanted to see what had become of you. Sumeryoso ang mukha nito. Nothing exciting, gaya ng nakikita mo. Yeah, tama ka. Ano ba nangyari? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko? Bakit wala ka sa Villa Benito at nagtsatsaga ka sa masikip na lugar na to? Napansin niya na tila ayaw nitong sumagot. Pero alam nito marahil na kukulitin niya ito hanggat hindi ito nagsasalita. Kaya napilitan nitong magsalita. Things change, Samuel. Nothing remains the same. Matagal na napatidig lamang siya dito. Kapag Juan ay lumapit siya dito, huminto siya ng ilang dipa na lang ang layo sa isa't isa. Nothing has changed about you, Rose. Wala akong nakikitang pababago sa iyo. You are still as beautiful as ever. Halata sa reaksyon nito na hindi nito inaasahan na marinig iyon mula sa kanya. Maaaring kasabay noon, muling na nariwa sa isip nito ang mga alaala. Memories they both wanted to stay hidden. Nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. You're just as lovely as you always were. More, if that was possible. When he took one single step forward, otomatikong napasiksik ito sa pader na kinasasandalan nito. Napakunot noon siya sa nakitang takot at galit sa mukha nito. What's wrong with you? Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo, kaya kalimutan mo lang tungkol sa sulat na yan. Bumalik ka na sa Sweden at ayoko na makita ka ulit dito. Ang kapal na mukha mong bigla na lang sumulpot dito at paratangan ako ng kung ano-ano. Nagtagis ang mga bagang niya. Ano bang ibig sabihin nito? Pinalalabas ba nito na siya pa ang masama? Sure, kalilimutan ko ang tungkol dito. Ang tungkol sa iyo. Wala namang dahilan para mabuhay pa ako sa mga alaala na nakalipas natin, hindi ba? All that there ever was between us was an adolescent fling that was over before it even started. Liar! Sigaw ng isang bahagi ng isip niya. Because if truth be told, it might have been an adolescent fling for Rose, but not to him. It had been the forming relationship of his life. The relationship which he had measured every woman he had ever met since and found them lacking. At kung gusto niyang malaman ang rason kung bakit siya bumalik sa lugar na yon, gayong sinumpan niya sa sarili na hindi na siya muling babalik pa. Simple lang ang sagot. Maaari iyong sumahin sa dalawang salita. Rose Benito. He had never been able to get her out of his mind. So what? I want to know is just why you should lay claim to the name of a young man you hated. A man who... I never hated you. Aniya, tumaas ang isang kilay nito. No? No. At hindi adolescent fling lang nangyari sa pagitan natin noon, Samuel. Gusto niyang idugtong. I cared for you. I loved you with all the strength of my young heart. Well, yes. Bawi niya nang biglang mag-flash sa kanyang isip ang isang mainit na tagpo sa pagitan nito at ng madrasta niya. Wala na siyang balak na magpaliwanag o mag-usisa pa dito tungkol doon. Tapos na iyon. Nangyari na ang lahat. Ngayon, pinipilit na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay ng mag-isa. Alam niyang maganda na ang buhay nito sa ibang bansa. Hindi na siya kailangan nito. Dahil gaya nga ng sinabi nito sa kanya, para dito, adolescent fling lang na nagwakas bago pa man iyon magsimula ang namagitan sa kanila. Gusto niyang matawa sa isiping mukhang blissfully clueless ito sa nalalaman niya tungkol dito at sa batang stepmother niya. Pinaseryoso nito ang kanyang mukha. Mabuti pa siguro umalis ka na. Marami pa akong gagawin at nakakaabala ka na. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Rose. Ano pa bang pag-uusapan natin? Napapagod na tanong niya. Tinungo na niya ang pinto at binuksan iyon. Please, Samuel, just go. Rose, please.
Matagal na tila nag-isip muna ito bago tuluyang tumango. Humakbang ito patungo sa pinto. Ngunit biglang huminto nang magtapat ito sa kanya. Napatitig ito sa kanyang mukha na tila may inaaninag na kung ano roon. I need to go. Hindi na niya ito sinundan ang tingin. Nang makalabas ito, mabilis niyang isinara ang pinto. Sakalang biglang bumigay ang mga tuhod niya na kanina pa nanlalambot. Napaupo siya sa mismong tapat ng pinto. Sino nga kayang gumawa ng sulat na iyon? Ang plano ni Samuel ay bumalik na sa Hotel Del Rio, kung saan siya nag-check-in nang dumating siya sa Iloilo City kanina umaga. Pero nagbago ang isip niya. Natagpuan niya ang sarili na sakay ng ferry patungo sa Guimaras. Kailangan niyang pumunta sa Nueva Victoria, sa Villa Bonito, sa pag-asa makakahanap siya ng sagot sa mga katanungan niya. Ngayong nandito na siya, mas maganda siguro kung isasatisfy na niya ang curiosity niya. Bakit hindi sa Villa Bonavito nakarita si Rose, among others? Ang sinakyan niyang ferry, yung mismong ring ferry na madalas na matsambahan nila noon ni Rose kapag palihim silang nagsasabay papunta sa Iloilo City. Ang pinaka-hate ko talaga ay kapag pinaghihintay ng ferry ang mga pasahero. Napakisulat siya sa tinig na bigla niyang narinig sa kanyang isip. Biglang lumitaw sa balintataw niya ang nakasimangot na mukha ni Rose. Isandal mo na lang ang ulo mo sa balikat ko at ipikit mo ang mga mata ko. Naaalala niya ang bulong niya rito noon. Hindi naman ako inaantok eh. Hindi ko naman sinabing matulog ka eh. Ipikit mo lang ang mga mata mo and then dream. Dream? Dream of us. Kunwari, kasal na tayo. May anak na tayo. May maganda na akong trabaho. May sarili na tayong bahay. Maganda ang pagsasama natin. Wala tayong problema. At lagi tayong masayang tatlo ng baby natin. Napatuwid ng upo si Rose at nakangiting hinarap siya. Hindi ba't asawa naman talaga kita? Yung totoong asawa talaga, legal na manugang ng daddy mo. Pinilig niya ang ulo upang iwaksi ang mga alaalang iyon. They were so painful. Pagkalipas ng may kalahating oras, nasa Jordan Wharf na siya. Umarkila siya ng jeep patungo sa Villa Bonito sa bayan ng Nueva Victoria. After another 30 minutes, narating na niya ang Villa Bonito. Natigilan siya sa nakita. Tila napabayaan na ang malaking bahay. Mataas na ang damo doon. Tila ilang taon ang abandonado ang lugar na iyon. Sakalang niya napansin ang malaking karatula na nakapaskil sa hindi kalayuan sa pader. Private property of attorney Roland Guevara. Napakunot o siya. God, what's happening here? Pasudlon ko sa sulod ang jeep. Tanong ng binatang jeep ni driver na tinatanong kung ipapasok ang jeep sa loob ng bakuran. Wala sa loob na napatingin siya rito. Huwag mo nang ipasok, wala naman yatang tao. Wala ho nga ho yata, sir. Sige, alis na tayo. May dadaanan tayong bahay doon sa ibaba. Pinahinto niya ang jeep ang nasa harap na nasa likod sa kubong di kalayuan sa dating mango plantation ng pamilya Benito. Nakilala agad niya ang matandang nasa harap ng bahay. Si Aling Maria iyon, isa sa mga trabahador ng mga Benito kapag nag-harvest ng mangga. Aling Maria! Tumigil ito sa pagwalis at matagal na pinag-aralan ang kabuuan niya. Sino sila? Aling Maria, ako po si Samuel, yung anak ni Lani, dating katulong sa Villa Benito. Nakangiting pakilala niya sa sarili. Diyos ko, ikaw nga ba yan, Samuel? Opo. Binitawan ito ang walis at saka niyakap siya. Nako, hindi na kita nakilala, Samuel. Kamusta ka na? Ang tagal kitang hindi nakita. Halika, pasok ka. Ibig mong sabihin, mula nang umalis kayo ni Lani dito sa Guimaras, nanirahan na kayo sa Maynila? Tanong ni Aling Maria habang magkaharap silang nagkakape sa munting sala ng kubo nito. Oho, sagot ni Samuel. Nakita na kami sa isang kamag-anak ni nanay roon. Paano ka napunta sa Sweden? Paano mo nahanap ang ama mo? Humingi ho kami ng tulong sa Swedish Embassy sa Maynila. Mahigit kalahating taon din ang pinaghintay ko bago ko nagkaroon ng development na yun. Mismong ang tatay ko ho ang kumontak sa akin. Pinuntahan niya kami ni nanay sa Maynila. Pagkalipas ng halos isang taon, kinuha na niya ako at nila sa Sweden. 2 years later, sumunod na si nanay roon. Nako, ang swerte naman ng nanay mo at sitting pretty na roon, ano? Biro nito. Kamusta naman ang ama mo? Lumungkot ang mukha niya. Wala na siya, Aling Maria. Last year pa ho,
Nang magkita kami, may sakit na pala siya. Pero okay na rin ho dahil bago siya mamaalam, nagkita kami mag-ama. Ikinalulungkot kong marinig yan, Samuel. Ikamusta mo ako sa nanay mo kapag bumalik ka roon, ha? Actually, nasa Pilipinas na rin ho si nanay ngayon. Hindi rin niya matagalan ang klima doon. Isa pa, wala rin siyang ginagawa doon. Nakatenga lang siya sa bahay. Kaya noong nakaraang buwan, bumalik na siya sa Pilipinas. Bumili na lang ho kami ng bahay sa Antipolo para may matitirhan siya. Ibig mong sabihin, naririto na rin sila ni sa Pilipinas? Opo. Iniba na niya ang paksa. Aling Maria, kagagaling ko lang ho sa Villa Benito. Bakit ganun? Bakit parang abandonado ang Villa? May nakita rin akong karatula doon. Iba na ho ba ang may-ari ng Villa Benito? Mukhang nagulat ito. Hindi mo pala alam na naibenta ng Villa Benito? Hindi ho. Nako, mahabang istorya, Samuel. Nakamamanghang istorya talaga. Nalugi ang negosyo ni Sir Rodrigo. Ang balibalita dito sa Alobihod, nalugi raw dahil sobrang luho ng asawa niyang si Pilita. Paano naman kasi? Halos buwan-buwan kung saan-saang bansa sila pumupunta. Sobra ding maluho sa mga damit at alahas ang babaeng yun. Natuto pa nga magsugal sa Iloilo eh. Pareho silang nagsusugal ni Sir. Kaya ayun, bumagsak ang kabuhayan nila. Wala pang isang taon mula nang hininto ni Sir Rodrigo ang pag-ooperate ng mango plantation. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na ibenta ng Villa Benito sa abogado ng pamilya nila sa murang halaga. Nakabuyang-yang na din ang plantasyon ngayon. Balita ko, binibenta na rin nila yun. Pero hanggang ngayon wala pa rin nakakabili dahil na rin siguro sa hirap ng buhay. Hindi niya inaasahan ang narinig. Bumagsak ang kabuhayan ng mag-asawang Rodrigo at Pilita Benito. At naibenta na rin ang Villa Benito. Yun ang pinakahuling inaasahan niyang malaman sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Nasaan na ba ang mag-asawa ngayon? Tanong niya kapag Juan. Nasa Jordan na. Doon sila nakatira sa bahay ng pamilya ni Pilita. May anak na sila. Mag-iisang taon na siguro yung batang babae. Si Rose naman nakatira doon. Pero hindi yata nagtagal. Umalis na rin siya sa Guimaras. Hindi ko alam kung saan siya nakatira ngayon. Gusto niyang sabihin kay Aling Maria na nakita niya si Rose, pero pinili niyang wag na lang magsalita pa tungkol doon. Ano na ho ang trabaho ngayon ni Rodrigo Benito? Wala na akong balita eh. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Sila ni Pilita. Ang mabuti pa, pasyalan mo na lang sila sa Jordan. Hindi ba't kapitbahay niyo lang ang pamilya ni Pilita doon? Naroon pa rin ba yung kapatid ng nanay mo? Wala na po ang tiyahin ko roon. Sa Maynila na sila nakatira. Mahigit na 2 taon na ho. Binenta na nila yung bahay nila sa Jordan. Ganun ba? Pero pwede ka pa rin dumalaw doon para makibalita kina Pilita at si Rodrigo. Natigilan nito pagkasabi noon. Teka, hindi ba't nag-aaway kayo ni Sir Rodrigo noon dahil sa pagnanakaw mo raw? May kurot pa rin sa kanyang puso kapag nababanggit sa kanya ang tungkol doon. Napabuntong hininga siya. Oho, Aling Maria, pero inosente ho ako sa binibintang nila sa akin noon. Alam ko naman na hindi ko kayang gawin yun. Samuel, alam ko. Kilala kita. Alam kong ibang gubawa noon at ikaw lang ang pinagbintangan. Nag-isip muna siya bago ulit siya nagtanong. Kamusta po si Rose mula nang umalis kami ni nanay sa Villa Benito? Bihira ako makita si Rose kahit noon pa dahil nag-aaral siya sa Iloilo, di ba? Nabalitaan ko na lang na kinasal na pala siya nang minsan makita ko siya na malaki na ang tiyan. Ho! Nag-asawa si Rose? Hindi mo ba alam? Taga Iloilo yata yung napangasawa. Anak daw ng pulis. Robert ang pangalan. Minsan ko lang din nakita yun nang pumunta ako dito sa Villa Benito dahil pinatawag ako ni Sir Rodrigo. Malaki na ang tiyan ni Rose noon. Malapit na nga yata ang manganak. Oh God! Naikuyom niya ang kanyang kamay. Nagpakasal si Rose at nabuntis pa. Anong kalokohan ang pumasok sa isip nito? At pinadalhan pa siya nito ng liham. Nasaan ang asawa at anak nito? Pagkatapos makipag-usap kay Aling Maria, nagdesisyon siya na magtungo sa Jordan, ang kabisera ng lalawigan. Kailangan niya makaharap si Pilita at Rodrigo. Nagtungo siya sa harap ng mga bahay ng mga magulang ni Pilita. Ang nagbukas ng gate sa kanya ay ang kapatid na lalaki ni Pilita na si Homer. Nakilala agad siya nito. Halos kaedad niya ito at madalas nakalaro niya sa basketball noong araw. Samuel? Ikaw na ba yan? Kamusta, Homer? Mabuti naman, Samuel. Halika,
pasok ka sa loob. Nariyan ba ang ate Pilita mo at ang asawa niya? Wala rito si Kuya Rodrigo. Na-confine sa ospital. Last week pa, si ate lang nariyan sa loob. Pinaupo muna siya ni Homer sa sofa sa sala, saka ito pumanik sa itaas ng bahay. Maya-maya, pababa na si Pilita na halatang excited. Patakbo pa nga itong lumapit sa kanya sa sala. Hello Samuel, kamusta ka na? Medyo na ilang siya dahil hindi niya inaasahan ang ganoon kahit na pagsalubong mula rito. Kapansin-pansin din ang malaking pagbabago sa itsura nito. Namayat ito at hindi nakatulad dati na malapor sila na ang kutis. Wala na rin ang mga alahas na noon ay nakasanayan na nakikita sa katawan nito. At hindi pa kasinggaran ng dati ang pananamit nito. Maupo ka na uli, sabi nito. Umupo siya sa binakanting upuan kanina. Kailan ka pa dumating? Nasa Sweden ka, di ba? Tanong nito na makaupo paharap sa kanya. Hindi na niya binigyan ang kahulugan kung bakit alam nito na nasa Sweden siya. Surely, she must have heard about that somewhere. Kung si Rose nga ay alam na nasa Sweden siya, hindi imposibleng alam din ito. Kadarating ko lang sa Iloilo kaninang umaga. Dumiretso na ako dito sa Guimaras. Ano nangyari kay Sir Rodrigo? Lumungkot ang mukha nito. May sakit siya, Samuel. Cancer of the throat. Naka-confine nga siya ngayon sa St. Paul Hospital. Sa Iloilo eh. Yung isang kapatid niya na taga-roon ang nagbabantay sa kanya. Si Ate Helen? Sabado at Linggo lang ako nakakapunta doon. Dahil wala namang magbabantay kay Sammy. Yung baby namin? May trabaho kasi mga kapatid ko. At walang pag-iiwanan sa bata. Hindi alam ni Samuel kung anong dapat maramdaman sa nalamang karamdaman ng ama ni Rodrigo. Karma na ba iyon dito? Dahil sa kasamaan nito sa kanya, yung malaman nitong may lihim na relasyon sila ni Rose? Bigla niyang maalala ang sulat ni Rose. Samuel, mapatawad mo sana ako. Kami ni Rodrigo sa ginawa namin sa iyo noon. Ani Pilita na nagpabalik ng atensyon niya rito. Hindi siya nagkomento. Malaki ang kasalanan namin sa iyo noon, Samuel. Pinagbintangan ka namin, nagnako ng pera ko. Hindi ka man lang namin pinakinggan. Ang panig mo at pati ang nanay mo ay dinamay pa namin. Huminga siya ng malalim. Ayoko nang sariwain ang tungkol doon. Tumango ito. At yung lungkot sa insidente noon sa pagitan nating dalawa? Oh, please. Nariremarima na pigil niya rito. Don't you dare go into that. Tumango ulit ito. Naiintindihan kita, Samuel. Teka, kamusta pala ang nanay mo? Nabalitaan ko sa Tita Maricel mo noon na nasa Sweden na kayo mag-ina. Nag-asawa ka na ba? Umiling siya. Binata ka pa rin? Tumango siya. Napatitig ito sa mukha niya. Mahal mo pa ba si Rose hanggang ngayon? Hindi siya nakasagot. Sa tingin ko kasi, ikaw pa rin ang mahal ni Rose hanggang ngayon. Ni hindi man lang niya dinidibdib ang paghihiwalay nila noon ni Robert eh. At tama lang din naman na naghiwalay sila. Mula kasi nang malaman ni Robert na lumulubog na negosyo namin, tinakbuhan niya si Rose. Nang ibang bansa siya. Ngayon, nakarama yata ang lolo kong lalaking iyon. Ayon sa binalita ni Rose sa amin na few months ago, na-aksidente raw si Robert sa Australia at comatose hanggang ngayon. Hindi niya gustong marinig ang tungkol sa asawa ni Rose at ang naging buhay nito sa pili ng lalaking iyon. Kaya binago na niyang usapan. Galing ako sa Alubihod, sa Villa Benito. Lumungkot na naman ang mukha nito. Naibenta na namin ang Villa Benito, Samuel. Yun nga ang nabalitaan ko. May natagap ako sulat na galing dito sa Guimaras. Supposedly galing yun kay Rose. Pero nang makausap ko siya kanina, tinanggi niya iyon. Ibig mong sabihin, nagkita na kayo ni Rose? Pinuntahan ko yung return address ng sulat. Siguro nahihiya lang siyang aminin na sumulat siya sayo dahil sa nangyari sa inyo noon. Pero tiyak na siyang sumulat sa iyo dahil kailangan kanya ngayon. Kailangan niya ang tulong mo. Kumunot ang noo niya. Tulong? Anong tulong? Para matulungan mo siya na bawiin ang Villa Bonito. Sabi naman kasi ni Atty. Guevara, yung nakabili ng villa, pwede pa rin bawiin ang Villa Bonito. Nagbabalak yata ang pamilya na mag-migrate na lang sa Canada. Kaya balak nilang ibenta rin ang villa kung may magkakasundo siya sa presyo. Alam mo naman siguro na mahal ni Rose ang Villa Bonito. Yun ang tahanan niya. Siyempre pa, kailangan din niya ang tulong mo dahil sa sakit ng kanyang ama. Halos hindi rumihistro sa isip niya ang iba pang sinasabi nito. He was fighting a fury that was raging think. Inside his thoughts, destroying his ability.
pagmamay-ari na ng ibang tao ang Villa Benito. Rose had always loved that place. She had once said that she would keep anything. She would do anything to keep it. At ngayon, may sakit pa lang salbahing ama nito. Kaya naisipan ni Rose sulatan siya. Sabihin to pa rin niya ang pangako niya noon. Mamahalin niya ito habang buhay. Gusto bang makipagbalikan ni Rose sa kanya dahil kailangan nito ngayon ng tulong niya? She hadn't thought him worthy to do with her before. Pero ngayong mayaman na siya and could afford to buy a place like Villa Benito. God! Damn you, Rose Benito! Nagmaang-maangan pa ito na walang kaalam-alam sa liham na yon. He is sick, furious, and used. Sandali, ipaghahanda kita ng merienda, Samuel. Sabi ni Pilita sabay tayo. Tumayo na siya. Ayaw na niyang magtagal pa doon. Huwag ka nang mag-abala, Pilita. Kailangan ko nang bumalik sa Iloilo. Naghihintay sa labas yung inarkila kong jeep. Ha? Dito ka kaya magpalipas ng gabi? I'm sorry, but I need to go. Ikamusta man lang ako sa kanya. Aniya na ang tinutukoy ay ang asawa nito. Inihatid siya nito hanggang sa labas ng gate. Pasakay na siya sa naghihintay na jeep nang pigilan siya nito. Samuel, pwede ko ba makuha ang contact number mo para makamusta ka ni Rodrigo kapag dinalaw ko siya sa ospital? Matutuwa iyon kapag nakausap ka. Gustong tumaas ang isang kilay niya, pero pinigilan niya ang sarili. Naglabas na lamang siya ng calling card at inabot iyon dito. Pagbalik niya sa Hotel del Rio, kinontak agad niya ang ticketing office ng Philippine Airlines. He wanted to get out of that place as soon as he could. Magkasama si Rose at Rowell ng umagang iyon ng Linggo. Nagsimba sila sa Jaro Metropolitan Cathedral. Nakilala at naging kaibigan niya ang binata na magtrabaho siya sa restaurant ng pinsan nito bilang part-time waitress. Kaedad niya si Rowell, pero English teacher na ito sa isang private high school sa Haro. Nang matapos ang misa bandang alas 6, nagaya itong mamasyal sa Robinson's Place. May sale sila ngayon doon, anito. Gusto ko nang umuwi, Rowell, tanggi niya. Saglit itong napatitig sa kanya habang naglalakad sila patungo sa parking lot ng simbahan kung saan nakaparada ang sasakyan. May problema ba, Rose? Kanina ka pa kasi walang kibo eh. Wala akong problema, pagkakaila niya. Meron eh, obvious sa kilos mo. Binuksan nito ang pinto ng passenger seat at pinasakay siya. What are friends for? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang kung anumang bumabagabag sa'yo? Anito habang nagmamaneho na palayo sa simbahan. Matagal bago siya nagsalita. Tumating kahapon si Samuel sa apartment ko. Si Samuel? Yung ex mo? Naikwento niya na rito ang lahat-lahat tungkol kay Samuel. Nagtiwala siya dito nung una pa lang dahil magaan ang loob niya dito. Ito ang kaisa-isang matatawag niyang matalik na kaibigan mula lang permanenteng manirahan siya sa Iloilo. Hindi ba sabi mo ay nasa ibang bansa na siya? Oo, nagbalikbayan siya dahil may natanggap daw siyang sulat galing sa akin. Kinuwento niyan tungkol sa misteryosong liham at ang naging pag-uusap nila Samuel nang nagdaang araw. Napailing ito na matapos siya sa pagkukwento. That's a bit weird, komento nito. Isinandal niya ang ulo sa headrest ng inuupuan at saka binaling ang tingin sa dinaraan na nila. Hindi ko alam kung sino may pakana noon. Wala akong idea. Naririto pa ba siya sa Iloilo? Hindi ko alam. Sana lang wag na siyang bumalik. Matagal na tila pinag-aralan nito ang huling sinabi niya bago maling nagsalita. Iyan ba talaga ang gusto mong mangyari? Wag na siya magpakita ulit sa'yo? Para ano pa, Rowell? May dapat pa kaming ayusin at pag-usapan? Ibang-iba na siya ngayon. Hindi na siyang dating Samuel na kilala at minahal ko. Alam kong puno ng galit ang puso niya dahil sa nangyari noon. Don't be hard on yourself, Rose. Ikaw ang dapat makadama ng ganyan sa kanya dahil sa pakikipag-affair niya sa madrasta mo. Napailing na sabi nito. Anyway, dapat nag-uusap pa rin kayo. Wala kayong closure, di ba? Napailing siya. Ayoko na. Kung mag-uusap pa kami, mas masasaktan lang ako. Babalikan ko pang lahat ng mga nangyari sa akin noon. Masyado nang mabigat ang problema ang kinakaharap ko ngayon at ayokong pabigatin pa lalo ang loob ko sa ibang bagay. Napatango ito. Kung sa bagay, tama ka dyan. Anyway, huwag mo sanang pabayaan ang pag-aaral mo. Next year gagraduate ka na. Makakahanap ka na rin ng maayos-ayos na trabaho. Alanganin ang makagraduate ako next year. Tatapusin ko na lang yung sem na to. Hindi mo na ako mag-e-enroll next sem.
Ha? Bakit? Anito na saglit lumakap sa kanya. Nahihirapan akong balansin ang oras ko, Rowell. Ang pagbabantay kay Daddy sa ospital, ang pagtatrabaho ko sa restaurant, at ang pag-aaral ko. Hindi ko kayang pagsabay-sabay lahat ng yun. Tanggapin mo na kasi ang financial help na ino-offer ko sa'yo para hindi mo na kailangan magtrabaho. That way, makakapag-concentrate ka pa sa pag-aaral mo. Ayoko, Rowell. Ayokong samantalay ng kabaitan mo sa akin. Bumuntong hininga ito. Ikaw na nga ang bahala. Sa pagbabalik ni Samuel ng Pilipinas at sa mga nalaman nito tungkol sa naging buhay ni Rose at sa pamilya nito, maibalik pa kaya niya ang pagmamahal niya para sa dalaga? Totoo kayang si Rose ang sumulat sa kanya? O may ibang tao pa na gusto lamang siraan ang dalaga? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.